ikaw ba'y may masamang kaibigan o masamang ugali na kaibigan, kamag-anak o di kaya'y amo? Gusto nyo ba na paamuhin ito at maging mabait ito sa iyo palagi? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video, please skip this video and maghanap kayo ng video sa gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po naman nagko-comment ito sa aking video dito sa aking channel, pag-iingat sa lahat ng mga nag-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. And ngayon po, ituturo ko sa inyo paano magiging mabait ang taong hindi maganda ang ugali. O magiging mabait siya sa iyo kahit na gaano ito kasama ang ugali o kapangit ang ugali. Ito ay kailangan lamang natin ng ating gagamitin sa paggawa nito. Kailangan mo lang dito maghanda ng vinegar, kahit anong klaseng vinegar, pero mas maganda na may vinegar kayo, yung coconut vinegar. Mas maganda yun dahil galing yan sa kalikasan. So, kung wala kayong coconut vinegar, pwede yan na rin yung mga dato puti or ano, silver swan na suka. Pwede na po yun. Pero mas maganda talaga na meron kayo vinegar na coconut vinegar. And ayun, kailangan din natin dito ng garapon at kailangan natin dito ng buhok ng inyong target. Yes po, kailangan kayo kumuha ng buhok, kahit na yung buhok na nasa supply, yun po ang inyong gamitin. Kunin nyo lamang yung buhok niya na nasa loob or na iwan sa supply, yun po ang kunin po ninyo or gamitin ninyo. And ayun lamang po ang ating dapat na ihanda sa paggawa ng ritual na ito. And kapag handa ka na, pwedeng-pwede mo na itong simulan. And syempre, kailangan mo lang din dito i-claim sa iyong sarili. And kailangan alam mo sa iyong sarili na gusto mo itong gawin at buo ang inyong loob sa paggawa nito, tiwala at paniniwala. So ayun po, kapag ready na, ay umpisan mo na ito. Ang gagawin mo dito una ay lagyan mo ang garapon na ito ng vinegar. So, dapat po ay clear na garapon. Tulad po nito, babasagin po dapat. And kapag nalagyan mo na ito, kahit kunti lang, kahit hindi ito mga lahati, ay okay na po. Basta maragyan po ninyo ito ng vinegar. And ayun po, kapag nalagay nyo na dito ang vinegar, isun po ninyo ang kaniyang buhok. So, kapag nilagay nyo na dito ang inyong buhok, humiling lamang kayo. Dapat po ay alam ninyo ang kanyang pangalan at apelyido. And ayun po, hilingin nyo dito sa garapon na ito pangalan niya at apelyido, at sabihin nyo dito na simula ngayon ay magiging mabait ka na at hindi ka na magiging masungit or hindi na magiging masama or pumangit ang iyong ugali. Magiging mabait ka na sa akin at magiging maamo ka palagi sa akin. So, anumang oras ay pwedeng mabago ang inyong ugali dito sa akin. So, ayun po. Kailangan na maganda po ang inyong kahilingan. And, ayun, kailangan positive po ang inyong mga hiling dito at hindi po nihayaan na magiging negative. And, ayun po, pagkatapos mong humiling dito, takpan mo lamang ang garapon na ito. And, pagkatapos po, painitan niyo po ito doon sa lapas. So, painitin niyo pa nyo po ito doon sa araw ng tatlong araw. Dapat po mapainitan nyo po ito, ibilad po nyo ito doon sa araw para mas maramdaman niya ang inyong mga ginagawa. So ayun po, dapat po ay umpisa natin ito sa araw ng Tuesday and Friday, and dapat po ay buo ang inyong loob, tiwala at paniniwala sa inyong paggawa, tinding hindi kayo magdududa nito. So ayun po, and pagkatapos po ng tatlong araw ng pagkabilad nito sa init, inyo itong itago doon sa madilim na bahagi ng sulok ng inyong bahay, at huwag niyo itong hayaan na masinagan ito kahit ilaw po. Hayaan niyo lamang ito doon na itago, or doon, or pwede din po doon sa ibabaw ng inyong kisame. So ayun po, salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.